Sino si Liza Araneta Marcos? Si Marie Louise Liza Araneta Marcos ay isang Filipinang abogado, akademiko at unang ginang ng Pilipinas. Siya ang asawa ni Bongbong Marcos, ang 17th Pangulo ng Pilipinas. Ipinanganak sa Maynila, siya ay nagtapos sa Ateneo de Manila University at natapos ang kanyang mga kursong postgraduate sa New York University. Isang abogado at profesor sa pamamagitan ng profesyon, nagturo siya sa iba't ibang universidad sa bansa bago naging founding member sa Most Law Firm o Marcos Ochoa Serapio & Tan at MMA Associates. Nakilala siya ni Bongbong Marcos sa New York City noong 1989 bago sila ikinasal noong 1993. Ang kanyang kabataan at edukasyon. Si Liza ay ipinanganak noong Agosto 21, 1959 sa Maynila kay Manuel L. Araneta Jr., isang Filipino basketball Olympian na ipinanganak sa Iloilo City, ngunit lumaki sa Bago Negros Occidental at Milagros A. Cacho. Parehong may lahing Espanyol ang kanyang mga magulang at nagmula sa mga kilalang political na background, habang ang kanyang koneksyon sa pamilya Araneta ay natuntun sa kanyang pinagmulang baske. Nag-aral si First Lady Liza Marcos sa Ateneo de Manila University, kung saan nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies noong 1981 at nakuha ang kanyang Bachelor of Laws sa parehong universidad noong 1985. Pagkatapos magtapos sa Ateneo, nag-enroll si Liza sa New York University, kung saan natapos niya ang kanyang mga kursong postgraduate sa criminal procedure. Ang kanyang karera. Sinimulan ni First Lady Liza Marcos ang kanyang karera bilang isang abogado sa New York City pagkatapos ng pagtatapos sa New York University at naging isang profesor ng batas sa iba't ibang mga koleyo at universidad sa buong bansa. Sinimulan niya ang kanyang karera sa pagtuturo sa Far Eastern University College of Law sa Maynila mula 1996 hanggang 1998 at sa Northwestern University College of Law noong 1998 hanggang 2006. Noong 2006, pansamantala niyang itinigil ang kanyang karera bilang profesor upang maging isang founding member ng Most Law Firm. Umalis siya sa kumpanya noong Enero 2019 upang magsimula ng sarili niyang law firm na pinangalan ng MNA Associates. Nagbalik si First Lady Liza Marcos sa pagtuturo noong 2010 kung saan naging profesor siya sa pamantasan ng lungsod ng Maynila mula 2010 hanggang 2014 bago lumipat sa St. Louis University noong 2014 hanggang 2018 at panghuli sa Mariano Marcos State University o MMSU College of Law mula 2018 hanggang 2020. Sa kanyang panahon bilang profesor sa MMSU, nagsilbi rin siyang assistant dean sa loob ng College of Law bago niya itinapos ang kanyang karera sa pagtuturo sa pangalawang pagkakataon. Unang ginang ng Pilipinas.
Noong 2022 election sa Pilipinas, si First Lady Liza Marcos ang nagsilbing pangunahing strategist para sa kampanya ng kanyang asawa sa pagkapangulo at nakipagtulungan kay Paul Soriano sa paggawa ng mga advertisement ng kampanya ni Marcos. Pagdating sa ilang posisyon sa politika, pinapaboran ni First Lady Liza Marcos ang legalisasyon ng diborsyo sa Pilipinas, ngunit para sa congentrations na nagpapanatili na ang kasal ay hindi dapat madaling mapawalang bisa. Pabor din siya na gawing legal ang abortion para sa mga kaso ng pagbubuntis na nagre-resulta mula sa panggagahasa at incest, pati na rin ang pag-legalize ng mga relasyon sa parehong kasarian. Pansamantalang iniwan ni Liza Araneta Marcos ang kanyang sariling law firm kasunod ang pagkapanalo ng kanyang asawa noong 2022 elections upang magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang unang ginang ng Pilipinas. Bukod sa pagiging First Lady, ipinagpatuloy ni Liza Marcos ang kanyang pagtuturo ng part-time. Noong Agosto 2022, pinili niyang magturo ng batas kriminal ng part-time sa West Visayas State University sa Iloilo, ang probinsya ng kanyang ama. Dumadalo siya upang pangunahan ang mga mahahalagang pangyayari at kaganapan sa loob ng bansa. Sa isang kaganapan sa pagpapasinaya noong Nobyembre 3, 2022, si First Lady Marcos ay pinangalanan bilang pambansang pangulo at punong pambabaeng scout ng Girl Scouts of the Philippines. Ang kanyang mga advokasya. Bilang isang dating criminal law professor, binigyang diin ng ating First Lady Liza Marcos ang kahalagahan ng edukasyon sa loob ng bansa at naglunsad ng mga hakbang upang suportahan ang mga estudyanteng nangangailangan. Sa pagbubukas ng Presidential Museum sa National Library of the Philippines, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng mga aklatan sa sistema ng edukasyon at nagpahiram ng mahigit 40,000 aklat para sa pag-aayos, paglilinis at pagkukumpuni. Bukod sa edukasyon, nagpasimula rin ang ating First Lady Liza Marcos ng mga programang pangsuporta sa arts and crafts at cultural activities dahil minsan niyang pinangunahan ang full-scale cultural mapping program sa loob ng probinsya ng kanyang asawa, Ilocos Norte, noong panahon niya bilang unang ginang ng probinsya. Inilunsad din niya ang mga programang cultural enhancement, preservation, industrial, at turismo na naglalayong suportahan ang mga lokal na komunidad, partikular sa industriya ng paghabi. Si First Lady Liza Marcos ay isa ring kilalang taga-suporta para sa sining kung saan siya ay nagsisilbi bilang isa sa Board of Trustees sa Asian Cultural Council mula noong 2016 at nagpasinaya ng mga programang pangsuporta para sa iba't ibang artista. Ang kanyang personal na buhay. Unang nakilala ni Liza Araneta si Bongbong Marcos, ang anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1989 sa New York City sa pamamagitan ng magkakaibigan. Nagpakasal sila ni Bongbong Marcos noong Abril 17,
1973 sa Church of St. Francis, Fiesole, Italy. Mayroon silang tatlong anak, kabilang ang kinatawan ng First District ng Ilocos Norte na si Sandro Marcos. Si Liza Marcos ay kilalang namumuhay sa isang pribadong buhay at bihirang dumahok sa mga panayam sa media. At ito ang talambuhay ni First Lady Liza Araneta Marcos.